yung mga letter na yan, yan yung code kung saan mo ilalagay yung mga beads. And dito sa gilid, nakalagay yung mga code and yung corresponding numbers nila. Pag binili mo kasi sila, nakapack sila sa Ziploc and may corresponding number sila kada beads. For example ito, yung number 3, yung corresponding code niya is letter Y. And yung ilalagay natin sa letter Y is yung beads na number 3. So kung ako yung tatanungin kung ano yung mas maganda, kung tack it ba or yung wax. Ito kasi yung wax, kasama na to dun sa binili mo. Tapos itong tack it, binili ko lang ng bukod. And as of now, mas prefer ko yung tack it. Kasi bukod sa mas satisfying sounds niya kasi malakas, hindi rin siya ganong ka-sticky kagaya nito. Yung kapag inaayos mo na siya dito. Tsaka mas tipid din siya kaysa sa wax. Though paras naman silang maganda, madikit din naman yung wax. Mas prefer ko lang talaga yung tack it. So marami nagtatanong nito. Nasagot ko na yung sa iba, pero yung iba hindi ko pa nare-replyan. Kaya ginawan ko na lang ng reply video. And itong dalawang to, sa Shopee ko lang to nabili. Itong Corgi na to, dito sa store na to ko siya nabili. From China pa siya, kaya mga 6 days bago ko na-receive. And dito namang Starry Night. Dito naman sa shop na to, NCR lang to, kaya 1 day lang nakuha ko na kaagad. Pag hindi nyo ma-search yung store, search lang kayo ng Diamond Painting. Marami naman ng results na lalabas dun. Yun lang. Ate, kapag ka po ba mag-a-apply ng wax, ang gagawin po ba isalagyan ng wax yung applicator din yung bead? So, may nabasa rin akong parang similar question dito. Kaya dito ko na lang siya sasagutin. So, ang purpose kasi ng wax is para dumikit yung beads dun sa applicator mo. So, una, kuha ka muna ng wax. Tapos, kumuha ka ng beads. And ilagay mo dun sa color niya. Tsaka may nagtanong din kung kada kuha daw ba ng beads is maglalagay ng wax. Para makatipid ka sa wax, kukuha ka lang ulit kapag hindi na dumidikit yung beads sa applicator mo. Yun lang, thank you! Paano po tatanggalin yung mga beads kapag nagkamali ka ng lagay? So, dalawa yung pwede mong gamitin. Una, yung pen or itong tweezers. For example, ayan, yung kulay dilaw na yan. Kunwari, namali mo siya ng lagay. Kunin mo lang siya paangat. And pag ito naman, kunin mo lang din paangat para hindi magasgasan yung sa taas niya. Hindi ko na maisa-isa yung mga nagtatanong kung saan ko daw nabili ito. Kaya ito na. Ayan yung shop niya, Lifestyle Solutions _PH. And sa mga nagtatanong naman kung magkano, 185 pesos yung pinakang diamond painting niya plus 40 pesos sa shipping. Square beads yan, kaya medyo mahal. Pag round beads kasi medyo mura sa 185. Yun lang. So ano daw yung mas madali, kung yung round or yung square? For me kasi, mas madali gawin yung sa round kesa dun sa square. Pero mas maganda yung effect ng square pag natapos mo na kasi parang na-cover niya lahat. Dito naman, mas madali siya kasi pag sa square, di ba may 4 corners siya? So parang i-align mo siya, need mo siya i-align lagi. Ginamit ko yung lumambox ng LVC para gawing border ng frame. Pero una, dinikit ko muna yung pinakang canvas sa cartolina. And then, kinover ko yung gilid ng karton na pag glue stick ko siya dinikit para hindi matanggal. And then, after nung, dinikit ko na ulit pag glue stick din yung mga border na karton. And after nun, kinover ko na siya ng colored paper na black. Tsaka ko binalot sa plastic cover. Pero hindi ko na napakita dito. Yun lang.
Na-explain ko na to before, pero marami pa rin nagtatanong, kaya explain ko na lang ulit. Sa gilid kasi ng canvas mo, dyan nakalagay yung number ng color and yung code niya. Yung DMC, color code lang yan, so kahit i-disregard mo na lang yan. Pag binili mo kasi, nakapack na yung mga colors, and may sarili-sarili silang numbers. Yung mga code na yan, yan yung mismo makikita mo sa canvas mo. For example dito, itong letter L, titignan mo dun sa gilid kung ano yung corresponding na number niya. So, nakalagay dito, number 4 siya. So, yun yung lalagay mo sa letter L. Ayan, itong number 4 na to, yun yung ilalagay mo sa letter L. Gets ba? Yun lang.